Chapter 7. Armando, this is my friend, Frank. Pagpapakilala ni Lea sa dalawa. Sinadya ni Lea na tawagin sa first name si Armando upang isipin ni Frank na suitor ang lalaki. Nagkamay naman ang dalawang lalaki. Napadaan ka? Maya-maya ay tanong niya kay Frank. Nakaupo na silang lahat sa sofa. Magkatabi sila ni Armando at nasa tapat naman niya si Frank. I just want to make sure na okay ka na. Formal na sagot ni Frank. Why? Okay naman ako ah. Pinasigla niya ang ngiti at tini. As a matter of fact, I just have a wonderful evening with Armando. Pinilit ni Lea na magmukhang masigla nang sulyapan si Armando. Sumulyap din si Frank kay Armando. I'm glad to hear that. Well, hindi na ako magtatagal. Balak na sana nitong tumayo nang bigla nang dumating si Fran. Agad kinarga ni Fran ang pusa at hinaplos-haplos yun. How are you, Fran? Nakangiting sabi ng binata sa pusa. Mula sa pagkakahawak ni Frank ay lumundag ang pusa sa misita. May ilang sandali na natili roon si Fran bago muling lumundag. Sa kandungan nito, ni Armando bumagsak. Tila diring-diri na tinulak ni Armando ang pusa hanggang sa napalundag yun sa carpet ng sahig. What's wrong? Napakunot noon niyang tanong kay Armando. Halos masaktan kasi ang pusa sa ginawa nito. Isang malakas na pagpahin ang isinagot ni Armando. Tila hindi yun napigilan ng lalaki. Mabuti na lamang at nagawa ni Lea na tumayo kaagad bago pa man mangyari yun. Mabilis na dinukot ni Armando sa bulsa ang panyo at tila hiyang-hiyang tinakip sa kanyang ilong. I'm sorry. Pilit ng ngiti ang lumabas sa mga labi ni Armando. This is so embarrassing. Huwag ka sanang ma-turn off sa akin, Lea. I'm allergic to pets. Mahina nitong sabi na tila biglang nahirapan sa paghinga at tila papahina naman. Mabilis siyang lumipat sa kabilang upuan. May asthma ako at sinusitis. Dagdag pang paliwanag ni Armando. Pagkasabi niyon ay walang paalam na tumayo at mabilis na umalis na halatang hiyang-hiya sa nangyari. Nang makalabas ng front door si Armando, ay saka lamang napabunghalit ng tawa si Frank. What is so funny? Nakataas kilay niyang tanong. Lumalabas na kahiya-hiya na naman si Lea. Nagkaroon nga siya ng date, hikay naman. Buti hindi yun sinumpong ng asma kaninang nasa labas kayo. Nakatawa pa rin tanong ni Frank sa kanya. Pwede ba kung iinisin mo rin lang ako? You better leave now, okay? Inis niyang sabi. Wala akong panahong makipaglokohan sa'yo. So, you just had a wonderful time with Armando. Tila namimiko na namang saat ni Frank na ginaya pa ang mannerism ni Armando. So that the man you found better than Mr. Payat? Go to hell! Pagkasabi niyon, ay mabilis na tumayo si Lea at iniwan si Frank. Night, Lea, he said. Sweet dreams! Pinigilan ni Lea ang sariling huwag sulyapan si Frank man lang habang lumalabas ng pintuan. Nang sa palagay ay wala na ito, ay saka lamang niya nagawang sulyapan ang upuang pinakanta ni Frank. Isang bouquet ng red and white roses ang nakita niya roon. Hindi kaagad dinalaw ng antok si Lea ng gabing yun. Nakahiga siya sa kama at nakatitig sa kisame na tila nagkahapang ng buti na maaaring bumagsak. Nang walang makita, ay saka lamang sinulyapan ang roses na galing kay Frank. Nakalagay na ang bulaklak sa vase at nakapatong yun sa ibabaw ng bedside table. Bigla siyang napangiti. Hindi nakatiis ay inabot ni Lea ang note card na kasama ng mga roses at muling binasa. Miss Hopeless Romantic, someday you will see the love you're destined to be. And somewhere,
there will be someone who would find in your presence that life is worthwhile. From Mr. Wonderful, nagbigay nga ng roses at card. Namikon naman sa loob-loob niya. Miss Hopeless Romantic daw ako at siya ay Mr. Wonderful. Feeling? Pero hindi makakaila ang kaligayahang nadarama ni Leia sa kanyang dibdib ng mga sandaling yun. Bakit kaya nagulantang si Leia nang tumunog ang telepono? Excited pa niyang sinagot yun na ang inaasahang caller ay si Frank. Of all the people? Pero hindi ang tinig nito ang narinig ng dalaga. Ken? Can we talk? Tanong nito sa kabilang linya. Sa himig ng boses ni Ken ay tila may malaki itong problema. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Mariin niyang sabi. Come on, Leia. Saad ni Ken. I know you still love me at alam ko rin hindi mo ako kayang tiisin. I want you to know na tinanggalan na ako ni na mama at papa ng karapatan sa kumpanya. Si Frank na ang mag-isang namamahalan yun. Umalis na rin ako ng bahay. You deserve it! Gigil nang sabi. Kung nasa harap lang ni Leia ang lalaki, ay baka muli na naman niyang nasampal sa matinding galit. What are you worrying for? You have a mansion. I'm sure na may malaking pera ka na rin na itago sa mga bank accounts mo. I still need your help, Leia. Tila nagmamakaawang tinig ni Ken. Pinakasimahan ko lang si Janine dahil nabuntis ko siya nang hindi sinasadya. Gawang totoo kong mahal. Sinong niloko mo? Kumapang muli ang puot sa kanyang dibdib nang marinig ang pangalan ng babae nito. Para maniwala ka, nakahanda akong magpakasal sa'yo. Sabi ni Ken, iiwan ko si Janine at tayo ang magsasama. Susuportahan ko na lang ang anak namin. Tapos na sa atin ang lahat, Kent? Malakas niyang sigaw. Lubayan mo na ako. Pagkasabi niyon, ay babagsak nang ibinaba ni Leia ang telepono. Umiiyak na naitakip ng dalaga sa mukha ang kanyang mga palad. Hindi pa rin matanggap ni Leia na wala na sila ni Ken. Wala pang 5 minuto nang muli na naman iyong tumuno. Mabilis niyang dinampot ang receiver. I said leave me alone! Malakas niyang sigaw na tiyak na ikinabi ni Ken. Kung ito man ang nasa kabilang linya. Ipapagsak sanang muli ng dalaga ang receiver nang may nag-udyok sa kanyang huwag gawin yun. Nasa kabilang linya pa rin ang tumawag at tila gusto lamang pakinggan ang boses niya. Dahil nakailang ilaw na siya, ay ayaw pa rin itong sumagot. Hindi ka ba marunong magsalita? Tanong ni Leia nang hindi pa rin ito sumasagot. Inis na ibinaba na niya ang receiver. Hindi na yun muling tumunog. Si Ken kaya ang kanyang mystery caller? Nakailang beses na bang may tumawag sa kanya na hindi sumasagot? Hindi na yata mabilang ni Leia. Patungo na sana sa opisina si Leia nang makaramdam ng katamaran. Wala siyang ganang magtrabaho ng mga sandaling yun. Natagpuan na lamang ng dalaga ang sarili na pumapasok sa opisina ng daling. What am I doing here? Tanong niya sa sarili nang dulan na siya ng elevator. Parang may pakpak ang mga paan ng dalaga at tinlaroon nang hindi niya namamalayan. Balak na sanang lumabas ng kumpanyang yun nang bumukas na ang elevator door sa 10th floor. Sa executive office. Nang makalabas, ay bigla siyang natigilan. Ano nga naman ang ginagawa ng dalaga sa kumpanyang yun? Noon ay malimit siyang isama roon ni Ken. Ngayon ay wala nang karapatang pumunta pa roon dahil wala na sila ng lalaki. Balak na sanang muling sumakay ni Leia sa elevator nang marinig ang tinig na yun. Leia! Hindi siya lumingon. Sumara na ang elevator door kaya hindi na rin siya nakasakay. Nanginginig ang kanyang katawan nang makalapit sa kanya si Frank. Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo rito? Papirong tanong ni Frank na ginaya ang sinabi niya nang minsang puntahan siya sa kanyang opisina. Bakit gano'n na lamang ang kabang nararamdaman ni Leia?
hindi na niya kayang kumilos ng natural sa harap nito. Pakiramdam ng dalaga ay mautal siya kapag nagsalita. "Hello?" sabi nito nang hindi siya sumagot o humarap man lang. "Do you hear me?" Humugot si Leah ng malalim na hininga bago marap kay Frank. "I need to see Ken." Pagsisinungaling niya. Alam ni Leah na hindi na makikita si Ken sa opisina. Ang lalaki mismo ang nagsabi kagabi na tinanggalan na ito ng karapatan ng mga magulang sa pamamahala ng negosyong yun. Subalit, wala nang maisip si Leah na iba pang idadahilan sa biglang pagsulgot sa opisina ni Frank. "Well, Kent is no longer connected here." Diretsyang sabi ni Frank. "Umalis na siya rito. At umalis na rin siya sa bahay. Kung importante ang sadya mo sa kanya, puntahan mo na lang siya sa mansyon niya. That is, if you also want to see Janine." Hindi siya kumibo. Hindi napigilan ni Leah ang sariling hindi ilakbay ang paningin kay Frank. He looked responsible and gentleman with his nice black coat and tie. Pero hindi yung tipong Kent na super seryoso o formal. Nandoon pa rin ang kakaibang ngiti sa mga mata nito at mga labi. "Well, some other time na lang siguro. Sige, bye." Tumalikot si Leah. Ngunit biglang pinigilan nito sa braso. "Baka gusto mong dito na mag-lunch?" Matagal bago siya makasagot. "Magpapahanda ako ng isang mesa sa executive lunch." Sabi ni Frank. "Is it fine with you o nagmamadali ka?" Gustong sabihin ni Leah na nagmamadali siya. Ngunit, bakit tumutol ang kalooban na gawin yun ay hindi niya alam. "Ayoko makaistorbo." Formal niyang sabi. "At sino naman ang nagsabi na kakaistorbo ka?" Nalantad ang bubuti at pantay-pantay na mga ngipin ni Frank sa malawak na pagkakangiti. "Come!" Bago pa nakahuma si Leah, ay hawak-hawak na ni Frank ang nanginginig niyang kamay. Kumakain na sila ni Frank ay hindi pa rin komportable si Leah. There must be something about him na nagpapakaba sa kanya ng mga oras na yun. Ano nga pang mayroon ang lalaking ito kung kainisin niya noon ay talo pa ang isang kriminal? Thanks for the gorgeous roses, Mr. Wonderful. Sabi ni Leah nang maalala ang pagbisita nito kagabi. "Napadaan ako sa flower shop, kaya naisipan ko nang magdala ng mga bulaklak para sa'yo." Napangiting sabi ni Frank. "Pakiulit nga?" Nakangiting inilapit pa nito sa kanya ang tenga. "Tinawag mo akong Mr. Wonderful. Totoo ba yun? O hallucination ko lang?" "Oo na, Mr. Wonderful," sabi niya. "You're so thoughtful para magbigay ng flowers." Ani Leah, sabay piniikot ang eyeballs. "Since when?" "Since a long time ago," sagot nito. "Nagbulag-bulagan ka lang kaya hindi mo nakikita?" Imbes na gantihan ng pang-uuyam ang sinabi ni Frank, ay biglang natahimik ang dalaga. Naalala kasi ni Leah ang mga sandaling iniimbitan nitong kumain sa labas o manood ng play o concert. As far as she could remember, 3 o 4 na beses niyang tinanggihan ang binata, kaya magmula noon ay hindi na siya muling inimbita pa. Maraming beses na rin siyang binigyan ni Frank ng regalo. Kung mayroon man siyang tinanggap, iyon ay si Franz namang at Lippy ay si Fran naman. Ang iba ay walang alin lang ibinalik sa lalaki. Marahil ay hindi lang nakikita ni Leah ang mga kabutihang nagagawa ni Frank. Dahil ang kanyang buong oras at atensyon ay nakatuon kay Ken. Wala siyang iba nakikitang mabuting lalaki kundi si Ken. It was the biggest mistake she had ever committed in her whole life. "How's the company?" Pag-iiba niya sa usapan. "Well, somehow ay nakakabangon na." Sagot ni Frank na wala naman sa tono ng boses ang pagmamalaki.